Kasama ang informant. Sinugod ng mga pulis ang bahay ng target sa barangay Paho, May Kawayan, Bulacan, kaninang umaga. Ang paratang sa suspect, paulit-ulit daw niyang ginahasa ang pamangkin sa nakalipas na 6 na taon. Tumangging humarap sa kamera ang 16-anyos na biktima. Pero sabi niya, 10 taong gulang pa lang siya nang unang gasain ng kanyang tsuhin. Nangyayari raw ito 3 hanggang 4 na beses sa 1 linggo. Ulila na sa ina ang biktima habang iniwan siya ng kanyang ama sa kanyang tsuhin. Minsan, umuwi raw ang dalagita sa mga kaanak sa probinsya. Pero hindi raw siya makapagsumbong dahil sa banta ng suspect na papatayin at gagasain din ang kanyang mga kaibigan. Pero kagabi, matapos siyang muling pagsamantalahan, humingi na ng tulong ang biktima. Nagsumbong siya as a text sa isang tao na agad naman nagsumbong sa kapulisan at barangay. Pistulang ginagawang sex slave dahil sa simula 10 taon pa lang, hanggang 16 years old na siya, lagi siyang ginagahasan. Noong una'y todo tanggi pa ang suspect. Umapatong siya sa akin, naguhubad siya ng ano. Kusa pong ginagawa ng bata yon? Upo. Pinapatulan niyo? Hindi ko nga po ano eh. Hindi po mapahig. Pero nang tanungin na ng mga pulis, inamin din niya ang krimen. Taliwas-anya sa pahayag ng biktima, sabi ng suspect, 13 anyos ang pamangkin nang magsimula ang pananamantala. Nirape po hindi? Nirape ko po. Blanko na po ako nun. Nakainom rin po kasi ko. Once in a week lang po nangyayari sa amin yun. Itinagi naman niya ang umano'y pananakot sa pamangkin. Ito turn over ang biktima sa kustodiya ng DSWD. Ang suspect naman, kakasuhan ng paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.